Isang pinagpalang umaga po, isang napakagandang araw para sa ating lahat. Subalit na isko rin pong sabihin na mas maganda pa po kayo sa araw na ito at sa umagang ito. Tayo pong lahat na mga anak ng Diyos, we are all wonderfully and fearfully made, created in the image of God. Amen. So it's our Super Sunday once again. The Lord's Day. Napakabuti po ng Panginoon sa mga nakalipas na araw, sa nakalipas na isang buong linggo. Last Friday po ay nabigyan tayo ng pagkakataon to testify the goodness of God. At ako po ay naniniwala na lahat po tayo sa CRCC, the desire of our heart is to glorify God at atin pong ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Kung kaya't last Friday, alam ko po na naibigay natin ang mga pasasalamat natin sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. And at the same time, ay nakatanggap po tayo ng mga pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong message and the Word of God. And at the same time, during our ministry time, alam ko po na lahat po tayo na nananampalataya ay nakatanggap ng kagalingan because the healing power of God is available to each and every one of us. Sino po dito, last Friday night, during our Miracle Friday, you receive a miracle from God, you receive the healing power of God, divine healing and divine help. Kung ikaw ay naniniwala ka na nakatanggap ka talaga ng kagalingan mula sa Panginoon last Friday, pwede ka bang mag-comment ng Amen? Purihin po ang Panginoon. Bigyan nga natin ng palakpak ang ating Diyos. Mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po ay magtungo na sa atin pong declaration at manampalataya po tayo. Okay? I declare God's incredible blessings over my life. I will experience the surpassing greatness of God's favor. It will elevate me to a level higher than before. I will overcome every obstacle, outlast every challenge, and live a life of victory. I declare that God will open up supernatural doors for me. God will accelerate His plan for my life. He will do exceedingly, abundantly, above all that I ask or imagine. I am well able. I am anointed. Amen. I am equipped. I am empowered. Amen. This is my time. This is my season. The very best is yet to come. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay meron pong title na Finishing Touch. Because our God is the finisher. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Amen. Ang mga sinimulan ng Panginoon sa mga buhay natin, tatapusin ng Panginoon yan. Amen. Tayo na mga anak ng Diyos, because of the grace of God, hindi po tayo susuko. We will not quit, but we will accomplish the plans and the purpose of God, not because we are good, but because God, our Lord, is gracious to us. That is why huwag po nating tatanggapin anuman ang mga kasinungalingan ng ating kaaway. The devil is a liar. I want you to receive this morning, because our God is a finisher. You are a finisher. You will achieve, you will accomplish God's great plan for your life. Can I have your amen? Sino dito naniniwala magkakaroon ng katuparan, magkakaroon ng kaganapan ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo? Kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay nananampalataya, hindi sa galing at husay natin, kakayanan at talino, pero tayo ay umaasa, nagtitiwala, nananampalataya sa kakayanan,
kapangyarihan, katapatan at kabutihan ng Diyos, pwede mo bang i-comment, amen, amen, amen. Wow! Purihin ng Panginoon. Napakainam po na sa ating pagsisimula ng ating mga pag-uusapan sa umagang ito, we need to prepare ourselves, no? Na ang atin pong pananampalataya ay dapat po itong mag-level up. Finishing touch. Let us now proceed to God's Word in the book of Philippians in chapter 1, no? Ito pong book of Philippians ay napaka-popular na aklat o liham, epistle, coming from Apostle Paul. Of course, under the inspiration of the Holy Spirit. Okay, nandito po yung mga talata na palaging ginagamit o pinanghahawakan ng maraming mga mananampalataya nung sinabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Dito po yan matatagpuan sa book of Philippians. At dito po sa chapter 1, simula po ng verse 3. And allow me to read this in the Passion Translation. Verse 3. My prayers for you are full of praise to God as I give Him thanks for you with great joy. I'm so grateful for our union and our enduring partnership that began the first time I presented to you the gospel. I pray with great faith for you because I am fully convinced that the one who began this glorious work in you will faithfully continue the process of maturing you and will put his finishing touches to it until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita, mga katotohanan ng kanyang mga salita, mga katotohanan ng mga prinsipyo at pangako ng Diyos. Ang sabi po dito ng salita ng Panginoon, God is faithful. Amen. Sa pagpapatuloy po ng atin pong mga pag-uusapan, tatlong bagay ang nais ko pong matanggap po natin. Na habang pinag-uusapan po natin ito, I want you to contemplate these three things, no? Na palagian po natin itong isasama sa atin isipan habang pinag-uusapan po natin ang atin pong topic. Number one, na I want you to receive this morning, God is faithful. Amen. Amen. He is faithful to Himself. He is faithful to His Word. He is faithful to His children. Amen. He is faithful to His creation because that is His very nature. God is faithful. He is faithful yesterday. He is faithful today. He is faithful tomorrow. Amen. He is faithful until eternity. Amen. God is faithful. Nasa lahat po ng pag-uusapan natin, masasalamin po natin, maaaninag natin, makikita natin ang reflection ng faithfulness ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa po na dapat po nadadalhin po natin sa ating pong pag-uusapan, God is good. Amen. He is so, so good. Amen. And His goodness is unlike our goodness. Hindi po natin pwedeng ihalintulad, i-compare, itapat ang goodness ni God sa goodness natin. Maaring merong goodness na matatagpuan sa bawat isa sa atin because we are created in the image of God. But the goodness of God is a different kind of goodness to the highest level. The goodness of God is to the highest level. That is why alam nyo po, nung nagkaroon kami ng matinding pagsubok when our grandson Noah, nung siya po ay na-hospitalize sa Iloilo, one year ago, nasa malayong lugar po yon, no, and nakakabagabag po talaga.
Nakauwi na po kami dito sa Manila when we found out, naiwan po kasi si Pastor Nathaniel, Pastora Jessica at si Noah sa hospital sa Iloilo, and when we found out yung kanyang condition na meron siyang meningitis, nakaka-trouble talaga. But then, I began to contemplate who God is. He is a good God. That is why ang naglalaro po sa isipan ko noon, hindi ko po dinideny ang situation, pero meron pong ultimate truth, ultimate reality, the truth of who God is. He is so, so good. That is why ang naglalaro sa isip ko, all is well. Because God is so, so good. At kung ikaw, kapatid, may pinagdadaanan ka ngayong umagang ito, I want you to receive this. All is well. Because God is so, so good. Hindi natin dinideny yung reality ng nararanasan mo ngayon. Totoong-totoo talaga na may mga challenges. Totoong-totoo talaga na may mga pagkakataon. Nararanasan natin yung pain. Nararanasan natin yung mga hirap ng situation na meron tayo. Katulad ngayon, may pandemic, marami tayong mga kababayan na apektuhan din ng mga nakalipas na typhoon, flooding. But we need to contemplate, we need to receive right now that our God is a good God. Amen. And because of that, all is well. So number one na dapat po na dala-dala natin sa atin pong pag-uusap, our God is a faithful God and He is good to the highest level. Amen. 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 And number three, we need to realize that our God is the Almighty God. Amen. Napakasarap pong malaman na ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos na matapat, ang Diyos na mabuti ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, kahit na ang isang tao ay matapat, ang isang tao ay mabuti, pero kung wala siyang kakayanan to execute that goodness, to execute that faithfulness because of his limitation, hindi niya rin po magagawa. Possible pa rin na ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga layunin ay hindi magkaroon ng katuparan. But our God is faithful. He is good. And He is all-powerful. Amen. Nakakatakot naman kung ang ating Diyos ay all-powerful, but He is unfaithful. And He is not good. Dahil may kakayanan siya na gumawa ng mga masasama at wasakin ang mga buhay natin. But our God is a faithful God, a good God, and an all-powerful God. Amen. At ano po ang point sa pinag-uusapan po natin ngayon? Because He is faithful, He is good, and He is all-powerful. Listen to this. This is an important law. What God starts, He will finish. Amen. Amen. Ha? At dahil po siya ay pinakamakapangyarihan, may kakayanan siya, at dahil siya ay matapat, ito talaga ang kanyang gagawin. That is His very nature, no? Na ang kanyang sinimulan, tatapusin niya. Alam niyo po, during the 80s, meron pong naging very popular na movie. Ha, kung ikaw ay ito ang kapanahunan mo, ha? Ang generation mo ay during the 1980s, pwede mo bang i-comment ako 'yon? Ha, para po sa mga ano 'yan, ha, mga 80s, okay? Meron pong naging very popular na movie at naging ano din po ito, naging bukang bibig ng marami. Ito po ay ang movie ni FPJ. Umpisahan mo, tatapusin ko. Sino po dito familiar kayo sa movie na ito ni FPJ, The King, at ang title, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko. No, ito po ay
naging tanyag na yung title po na ito ay paulit-ulit din pong ginagamit sa iba't ibang mga kaparaanan. Pero pagdating po sa ating Diyos, ang sa ating Panginoon, ang inumpisahan ko, tatapusin ko. Ganyan po si Lord. And this is an important law na we need to understand. Ang sinimulan ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin ng Panginoon. Amen. Maaring merong tinatawag na process, maaring may tinatawag na timetable, not according to our timetable, may kaparaanan, not according to our ways. Pero one thing is for sure, ang sinimulan ng Panginoon, mabubuting bagay sa buhay mo. Bakit mabubuting bagay? Because God is good. Amen. Ang mga sinimulan ng Panginoon, tatapusin niya. This law gives us hope in hard times and keeps us going. Na alam natin na dahil ito'y totoong totoo, because God is faithful, God is good, He is all-powerful, ang sinimulan niya, tatapusin niya, nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Kahit na sa mga sitwasyon ng ating mga buhay, mga pagkakataon ng buhay natin na nakararanas tayo ng mga matitinding dagok ng buhay. Matindi yun. Mga pagsubok na may mga pagkakataon para bang gusto na nating sumuko, ang iba sumuko na. But knowing that God is faithful, God is good, God is all-powerful, at ang sinimulan niya, tatapusin niya, what He starts, He will finish, it will keep us going. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, kapatid, huwag kang susuko? O pwede mo bang i-comment down below, i-comment mo, hindi ako susuko? Hindi po tayo susuko sa buhay na meron tayo. Susuko lang tayo kay God. Amen. 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 We are all surrender to God. We submit everything to Him. Pero sa mga hamon ng buhay, because God, our faithful, good, all-powerful God, He is for us. Who can be against us? This law reminds us that in the end, everything we give up for the Lord will seem like no sacrifice at all. Sino po dito may mga sacrifices ka na ginagawa mo? At hindi ka natitinag, hindi ka nag-give up. Why? Because you know and you know that what God starts, He will finish. At ang mga sacrifices na ito ay hindi talaga magiging sacrifices. Why? Kasi alam po natin na may magandang plano ang Panginoon na magkakaroon ng kaganapan sa ating mga buhay. And that's my prayer for you, my brother and sister, this morning, na ang sinimulan ng Panginoon, ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ng katuparan. Amen. And ito yung palagi nating declaration, the very best is yet to come. Amen. And that's my prayer for you, na anuman ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, anuman ang nararanasan mo ngayon, maaring you are right now in the lowest point. It seems that you are in the lowest point, rock bottom of your life. My declaration to you, my prayer for you is that the very best is yet to come. Amen. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo, may mga ginagawa pa ang Panginoon, at ang mabubuting bagay na sinimulan niya, tatapusin niya. Amen. So three truths we can depend on, na pagbubulay-bulayan po natin sa umagang ito, and we need to understand and receive and believe from the Lord, from His Word. Number one, letter A, all God's promises will eventually be fulfilled. Amen.
take note of the word eventually. Ano po ang ibig sabihin ng eventually? Ang ibig sabihin nito, kalaunan. Pagdating ng panahon. Ha? Maaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, hindi mo pa ito nararanasan ngayon, pero magkakaroon ito ng kaganapan, kalaunan, pagdating ng panahon. All God's promises will eventually be fulfilled. Why? Because He is faithful. He is good. He is all-powerful. At ito pong katotohanan na ito ay masasalamin natin from the Old Testament going to the New Testament hanggang sa modernong panahon. And let us read in the book of Joshua chapter 21 verse 43. So the Lord gave Israel all the land He had sworn to give their forefathers, and they took possession of it and settled there. May pinangako ang Panginoon. At ito ay tinupad ng Panginoon. Verse 44, the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their forefathers. Not one of their enemies withstood them. The Lord handed all their enemies over them. Look at verse 45, mga kapatid. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Why? Because God is faithful. God is good. God is all-powerful. May kakayanan ang ating Diyos. Pwede mo bang i-comment, may kakayanan ang aking Diyos? Alam niyo pa, pag tinignan natin ang buhay, yung kwento ng mga Israelites, may pinangako ang Panginoon sa kanila, sila ay naging alipin sa Egypt, subalit nakatanggap sila ng pangako sa Panginoon, inilabas sila ng Diyos sa Egypt sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Subalit may process. Napakaraming nangyari. It took 40 long years. At nung nandoon na sila sa paanan ng land of Canaan, they need to conquer the land. May mga pagkakataon po na ganun. May pangako ang Panginoon. But we need to conquer the fulfillment of God's promises in our lives. May mga pagkakataon kailangan ng labanan. Sino po dito nakararanas ka ng labanan sa buhay mo ngayon? I want you to receive this. You are already victorious. Amen. Because we have a victorious God. He is faithful, He is good, and He is all-powerful. Amen. Alam niyo po, makikita natin dito po sa buhay ng mga Israelites, tinupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Pero hindi po ito instant. May process, may labanan talaga na magaganap. At sa buhay natin, may labanan talaga na magaganap. But alam natin ang sinimula ng Panginoon, tatapusin niya. Amen. Amen. We are rest assured that our God is the finisher. Amen. 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 Another important truth, the Lord will complete His work in us. Kumikilos ang Panginoon. May ginagawa si Lord. Amen. Amen. Sino dito naniniwala ka talaga may ginagawa si Lord sa buhay mo? Amen. Amen? In the book of Psalm 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. May ginagawa ang Panginoon. At ang pangako po ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. Amen. Pangako ng Panginoon, He will not abandon you. Huwag mong iisipin na nakalimutan ka ng Panginoon. Huwag mong iisipin na pinabayaan ka ng Panginoon. Huwag mong iisipin na hindi ka mahalaga kay Lord, na hindi ka mahal ng Panginoon. Ang isang katotohanan that you are here right now, you are listening to this message, I believe God orchestrated everything because He is not just all-powerful, He is an all-knowing God. Amen. At pinahintulutan ng Panginoon na makapanood ka ngayon upang matanggap mo ang mga katotohanan ito sa iyong buhay.
upang tumaas ang antas ng iyong pananampalataya, upang umasa ka pa, so that all of us will expect great things from the Lord. The very best is yet to come. Amen. Amen. Another important truth that we need to understand, the entire work of salvation is guaranteed by God. Amen. We are saved not by good works. Amen. We are saved by grace alone, Amen. Through faith alone, Amen. In Christ alone. And I want to read the book of Romans chapter 8, verse 29 and verse 30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Mga kapatid, ang mga verses po na ito ay loaded verses, loaded of God's truth. And I want you to see from these verses the five unbreakable links of salvation. Ibig sabihin, yung nasimulan, hindi po ito mapuputol, pero magtutuloy-tuloy po ito. Why? Because God is faithful, God is good, God is all-powerful. Amen. Ano itong five unbreakable links of salvation? Huh? Para po sa mga shout-out sa mga students and graduates ng Far Corner International Theological Seminary, isa po ito sa mga pinag-usapan natin sa second year. These five unbreakable links of salvation. Ano po ito? Foreknowledge, foreknew, predestined, called, justified, and glorified. So ano po yung connection ng limang ito? He begins in eternity past and finishes in eternity future. It means that your salvation, my brother, that your salvation, my sister, begins in heaven, comes to earth, and ends up in heaven. Tuloy-tuloy po ito. May continuity po ito. Pag sinabing unbreakable, hindi ito mapapatid. Kaya nga naniniwala tayo, yung sinimulan ng Panginoon, tatapusin niya. It means that your salvation begins with the first link for knowledge. That's the link that starts in heaven. Then, predestination. That link brings salvation down to earth. Then we come to calling. That's the link where we are hooked unto the chain. Kaya tayo naging bahagi nito. May panawagan ng Panginoon sa atin. Amen. And I want you to receive this. You have a calling from God. You are called. That is why in the foreknowledge of God, you are predestined. Amen. And justification is the link that ensures your righteous standing before the Lord. We do not have our own righteousness. Our righteousness is the finished work of Jesus Christ. Our righteousness is Jesus Christ Himself. Glorification is the link that secures your eternal place in heaven. Ito po yung tinatawag na five unbreakable links of our salvation. The chain of our salvation. They are true of every believer. They are true only of believers. That is why if you are a believer, these links explain God's plan from eternity past to eternity future to accomplish our salvation. We are saved. Amen. We have eternal life because of the goodness of God, the faithfulness of God, and the power of God. So kung itong mga katotohanan ito
ay totoong totoo sa buhay ng isang mananampalataya, paano natin ito pwedeng i-apply sa mga buhay natin? I want to go right now to the personal application. Paano natin ilalapat ang mga katotohanan ito sa mga buhay natin na hindi lang natin ito alam? Mainam na alam natin ito. Dito magsisimula sa kaalaman, na dahil sa kaalaman na ito, tayo ay pwedeng manampalataya. We shall know the truth, and the truth shall set us free. We shall know. Ang unang-una sa ating personal application, we can be certain of our salvation. Amen. Amen. Huwag nating i-entertain ang mga lies, deceptions of the devil, no? Or huwag tayong magre-rely sa feelings natin, at huwag din tayong basta magre-rely sa mga nangyayari sa atin sa araw-araw, yung mga present realities natin. Hindi ibig sabihin i-deny natin ito, but we need to receive the ultimate reality truths from God's Word. Anong sabi ng 1 John chapter 5, verse 12 and 13? He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. And look at verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. If you are a child of God, if Jesus Christ is your Lord, if Jesus Christ is your only Savior, you are saved. You have eternal life. Amen. Amen. Kung ikaw ay nananampalataya, pwede mo bang i-comment, I have eternal life. Another important application, we can be confident of God's purposes for us. He is our creator, author. At meron siyang layunin. Hindi niya lang tayo nilikha. May layunin siya para sa atin. At tutuparin yan ng ating creator, author, the finisher of our faith. In Proverbs chapter 19, verse 21, the word of God said, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Hindi mapipigilan ang plano ng Panginoon, ang layunin ng Diyos, ang calling ng Panginoon sa iyong buhay, kapatid. Pwede ba nating palakpakan ang ating Diyos na mabuti? Hallelujah! Matutupad, magkakaroon ng katuparan ng layunin ng Panginoon, may dumating man na mga crisis, may dumating man na mga storms of life, or literal typhoons, may mga dumating man na mga crisis, pandemic, hindi mapipigilan ang katuparan ng layunin ng Panginoon sa ating buhay. Another important application, we can have comfort in the midst of confusing circumstances. May kapayapaan sa ating puso because we know and we know that God is with us. May ginagawa ang Panginoon. Amen? Romans chapter 8, verse 8. And we know. Hindi tayo, mga kapatid, nagbabakasakali. Hindi tayo nanghuhula. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. All things. Kaya anuman po ang nangyayari sa mga buhay natin ngayon, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. Maaring magkakaiba ang bigat, magkakaiba, no? Ang level ng mga problems, ng mga challenges na meron tayo. But one thing is for sure, our God is bigger than our challenges. Our God is greater than our problems. And He is working. He is at work. Amen. And we know that. At ito ang nais na ipaalam sa iyo ng Panginoon upang mai-apply natin ito sa ating mga buhay na anuman ang nararanasan natin, alam natin kumikilos ang Panginoon para sa ating kabutihan. Because He is good. Another application, we can remain calm when the world is in turmoil. According to Colossians chapter 1, verse 17,
He is before all things, and in Him all things hold together. He is sovereign. He is in control. Ang mga bagay na wala na sa ating control, beyond our control, it is still under the control of our sovereign God because He is almighty. He is all-knowing. Amen. Wow. Praise the Lord. Another application, we can have hope when our progress seems so slow. Na parang walang pag-usad, parang walang nangyayari. Sino po yung ganun ang pakiramdam mo? Sa karir mo, parang walang nangyayari. Sa buhay mo, parang walang nangyayari. Sa family mo, nag-exert ka ng effort. You want to win your family. You want to have a godly relationship with your family. Parang walang nangyayari. Sino dito, sa love life mo, parang walang nangyayari. God is at work. Amen. And He is changing us, molding us, transforming us from glory to glory. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 and 24, My God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and He will do it. Amen. Amen. Huh? Kaya papasok dito yung sanctification. He is changing us, transforming us. Hindi pa tapos ang Panginoon, may ginagawa pa siya. At sigurado na kung ano yung mabubuting ginagawa, sinimulan ng Panginoon, tatapusin niya. Another application, we can encourage others who are faltering. Pwede tayong gamitin ng Panginoon to minister to others. Yung mga kakilala natin, kaibigan natin, at lalong-lalo na mga kapatid natin sa Panginoon na pinanghihinaan ng loob. Inalaw ng Panginoon na matanggap natin ang mga katotohanan ito upang magamit tayo ni Lord na instrument. Pwede mo bang i-comment if you are willing to be used by God, Lord, use me. Amen. At dahil gagamitin ka ng Panginoon, God will empower you. Amen. His favor will be upon you. God's blessing will flow in your life. You will experience the demonstration of God's power in your life. In Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, the Bible said, And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Mga kapatid, the Word of God is commending us, encouraging us, challenging us to spur one another towards love and good deeds. Magpagamit po tayo. At napakainam na meron tayong mga platforms na pwedeng gamitin, meron tayong technology. Gamitin natin ito to reach out to people, to encourage people, to minister to people. At kung may opportunity tayo to meet them. But we need to be to operate in wisdom. No? I-grab po natin lahat ng pagkakataon to minister to our brothers and sisters. And last, how to apply these important truths? We can wait patiently because we know the end of the story. Pinahayag na ito ng Panginoon sa atin. Alam natin ang Diyos ay matapat. Alam natin ang Diyos ay mabuti. Alam natin ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam natin He is the creator, author. He is the finisher. Amen. James chapter 5, verse 7 and 8, Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Tiyaga-tiyaga lang. Huwag tayong magsasawa. Huwag tayong titigil.
Huwag tayong susuko. Kapatid, tsaga-tsaga lang. Huwag kang titigil. Huwag kang susuko. Kay Lord lang tayo sumuko. Amen. Ang sinimulan ng Panginoon, ang mabubuting bagay na sinimulan ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin ng Panginoon. Let us trust the Lord. Let us cooperate with God. The very best is yet to come. Sa mga kasama po natin ngayon, kung kayo po ay naka-tune in dito for the very first time, and you want to experience these important principles in your life, hinihikayat ko po kayo, suko natin ang buhay natin sa Panginoon. Let us really believe and receive Jesus Christ as the Lord and only Savior of our lives. Manampalataya tayo na Siya ay Panginoon, na Siya ay Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas at wala na pong iba. At kung nais mong gumawa ng decision ngayon, pwede po ba tayong manalangin? Nais ko po kayong samahan at pangunahan sa isang panalangin. Let us close our eyes. Sige po, hinihikayat ko po ang lahat. Lumapit po tayo sa Panginoon, lalong-lalo na po ang mga first time na naka-tune in dito. Let us close our eyes. Pwede po ba kayong sumunod sa panalangin ito? Manampalataya po tayo. Pwede po bang sabihin, Panginoong Jesucristo, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya ako. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Tinatanggap ko ang isang bagong buhay. Simula ngayon, paglilingkuran kita at sasambahin kita habang ako'y nabubuhay. Allow me to pray for you and I will pray for all of us. Lord, thank you for my brothers and sisters who followed this prayer, O God, the prayer of commitment, Lord. Honor their faith, honor their prayers, O Lord. At hinihiling ko po ang inyong pag-iingat sa kanila. I'm praying for your covering to be upon them so that all of us will continue to grow and as one spiritual family, we will fulfill your marching order of world evangelization. Panginoon, tulungan niyo po kami na tunay, ma-absorb po namin ang pangungusap niyo sa amin pong lahat, O Diyos, that what you started, you will also finish. Thank you for your word, O God. Thank you for the assurance. Thank you for these important principles and truths that comes from your word. We give you honor, we give you glory, and we give to you the worship, to you alone, in Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Lord.